guys, welcome back to my channel. At ngayong araw na to guys, andito ako sa, ayan, nakikita nyo ba ang mga kumikuran? Andito ako guys sa Divisoria. So ayan, dahil nga back to school, no, back to school na ngayon. So malapit ang pasukan, June, kung baka magkakamali parang June 3, start na ng pasukan. So ayan guys, so sumama ako sa delivery ng aking asawa para check ko rin, no? Check lang. Siyempre, back to school, pag back to school, ang unang pumapasok or sumasagi sa isip ng mga mami, no, ng mga nanay na nagtitipid, no, eh, yung mga school supplies, no. So, school supplies, so, pinakamura, no, sana mura nga, no, check nga natin talagang mura. Mura ba dito sa Divisoria? Or, okay ba na makipagsiksikan tayo dito? Or sa mall na lang, ganun. So, samahan nyo ako guys, silipin natin ang Divisoria. So, ayan, para sa ating back to school, ayun, hindi ko alam ko ng title. So, kung may ako napag-isipan ko ng title, basta alam ko lang back to school na. So, kailangan ko na mamili ng mga gamit ng aking mga anak. So, ayan lang guys. So, ang bibili natin ay mga gamit na pang grade 4, grade 5, at pang grade 10. So, ayan lang guys, samahan nyo ako. So, ayan guys, pakita ko lang sa inyo ang aking background. So ayun lang guys, samahan nyo ako mamaya, papakita ko sa inyo saan tayo. So bye. Hindi pa ako lumalabas ng sasakyan kasi tinitingnan ko pa lang yung paligid, parang nararamdaman ko na yung init ng panahon. So ayan, anong oras na ba? So parang 10 minutes na lang, mag-12 o'clock na ng tanghali. Parang ano naman yun, parang nakikita ko pa lang yung mga itsura sa paligid ng mga tao. Parang ramdam ko na yung init, so kinakabahan ako. So sakto naman, gumamit ako ngayon ng sunblock. So, sakto, maire-review ko na rin. So, bumili ako ng sunblock kay Shopee. Yung sunblock na yun, yung parang spray. So, papakita ko na lang sa screen, no, yung itsura ng sunblock na binili ko. Spray form siya. Naka-spray siya, no. I-spray mo siya. Tapos, so, ayun nga. So, tingnan natin kung makikinig ba ako. Ay, ba't siya nakaganon pa? Okay, ayan guys. Magkano yung mga ano nyo, te? Yung mga ganyang bag nyo? Are? Pag paisa-isa lang ang bili. Ganyang 1-1-1-2. Tapos yung kukunin namin ngayon. Ito, ma'am. May Iron Man ba? Pero sa ano yung kapatid ko? Kapatid ko sa Batman, Spider-Man, Cars. Kakaiba lang sila ng design. Galing natin yung may discount. Ito, ate pala. Ay, iba yung handle. Yaman na kung ibang ano ba? Parang magkano? Magkano magkano last price mo ite? Ay ganon. Yon 1-6. Hindi, yan, ito maganda ko. Burusan nila. Pagkano naman ang ilaw na natin? Napapalitan ng battery? Siguro po. Baka sa ano ito yung itaw ko. Sige, boss. Yung gulong yan. Ayan yung tatlo. Ha? Pagkano naman yan? Magkano price dyan, te? Dose. Yun, no? Yung tatawag pa tayo mamaya. Ikot lang, te. Isang pasada lang. Thank you.
di bali kakatapos lang namin bumili no, kami dalawa pa ng asawa ko, yung nagpunta sa bilihan ng mga bag, tapos sa katapat noon yung bilihan ng mga school supplies. So isa lang yung may-ari ng binilihan namin ng bag at saka ng school supplies. So para maka-discount kami sa bag, doon na rin kami bumili ng mga gamit sa kanya, kay ate, no. So eto yung na-discover namin, guys. Buti na lang. Buti na lang, napaka-init at nagawa namin sumilong. So dahil nga nakisabay lang ako sa delivery ng asawa ko. Habang wala pa yung ano, yung habang nakalak pa yung Hilux, no, yung pag-deliver nila. So andun lang kami sa tabi, hinihintay namin yung pagdating ng ano, ng bayaw ng asawa ko. So habang nahandoon, hindi ako makapaniwala na ang binayaran ko bag plus school supplies eh 3,992. Yan ang kwenta ni ating tindera, no, sa total ng mga binili natin. So dumiscount pa ako ng 2 pesos. Ang binayaran ko ay 3,990. So buong akala ko naka-discount ako, pero sa likod ng isip ko, nag-iisip pa rin ako na bakit lumaki ng ganun yung binayaran ko. So sobrang excited ko kasi na ang dami kong nakita ng mga gamit ng mga bata, dahil yun na, diba? Parang sobrang excited talaga ako mamili ng gamit ng mga anak ko. So nakita ko naman si ate, nakalista. Listado naman, lahat nakalista. Mga item niya, yan. So nilista lang niya sa papel. So kung akala ko, pagkabayad ko, bibigay niya sa akin yon. So dinadaldal pa kami nung kasama niya ni Manong, no? Meron pa siyang kasama doon si Manong. Yun yung nagbabalot-balot ng mga pinamili namin. Tapos bago kami umalis, hinanap ko yung listahan. So sabi ko, ate, asan ang listahan? Kasi kailangan ko ang aking listahan. So ang sabi niya, ate, ay kailangan mo pa ba yun? Sabi ko, oo, ate, kasi ako, ano, kailangan ko yung listahan. Gumalang ako. Kasi nga parang, syempre, di ba, alam naman, alam sino ba sa atin, sino bang mga mami dyan, yung mga mahilig magkukwenta. Di ba? So yun ang pang ano kayo, yun talaga ang mahilig magkwenta-kwenta. So hiningi ko, so ano naman siya, kalmande lang naman si ating tindera, no? So ang ginawa niya, ah sige, gawa na lang kita ng bagong listahan. Ang bilis niya gumawa ng listahan. So ito, papakita ko sa inyo, guys, ha. Ito yung binigay niya sa aking listahan. Ayan, guys. So, ayan. So, pipicturean ko na lang yun mamaya. Ito yung harap ng listahan. Kung makikita nyo, itong, yung, ano, yan, ha. Makikita nyo naman, eh. Yung malinaw, yung parang sign pen yung pinangsulat, yun yung sulat ni ate tindera, ni ate girl na tindera. Yan, yan yung harap. Ito yung likod. Yan, nakita nyo ba yung total, guys? 3,992 ang total. So, ayan, ha. So, binigyan niya ako ng listahan ng bawat item na per piece ang price. So, ang hinihingi ko kasi ay total. So, hindi ko na-expect na ibibigay niya sa akin ay price ng per item. So, ngayon, habang naghihintay ako na umalis na kami, no, dalang init, sumilong muna ako, parang kating-katay ko na kwentahin yung listahan na nasa, na hawak ko. Di, eto na, no, gamit ang cellphone, yan, kinuwenta ko. So, eto siya, guys. Unang kwenta ko, di ba, ako na naglagay ng ano, nakita niyo yung ito, ayan, kung may kita niyo, ako na naglagay ng quantity sa pagkatanda ko. Yan yung quantity. Nilagyan ko ng quantity. Tapos, sa tabi ng quantity, yun yung total. Nasa gitna, yun yung total. So, quantity, tapos yung binigay ni ate girl yung per piece na price. So, ako na naglagay ng quantity tsaka yung total. Para makuha ko yung 3,992 kuno, no? So, ayan na. Ayan, nilagyan ko ng mga kwenta. Nung kinuwenta ko tong listahan na to, eto ang nakita kong resulta sa cellphone ko. 3,141. So, ayan, guys, ha, 3,141, sana nababasa nyo. Pero papakita ko yan sa screen para, ipa-flash ko yan sa screen para mas malinaw sa inyo. Ang kwenta ko lang sa cellphone ko ay 3,141. Sinabi ko sa asawa ko na parang ang laki ng diferensya. Sa 3,990 na binigay ko kay ate girl, bakit 3,1 lang ang kwenta ko? Sabi ng asawa ko, sige, balik ka, tanong mo, tanong mo baka may mga hindi siya na-edge na. Pero sa pagkakatanda ako, ito lang naman kasing binili namin, so confident ako na ito yung talagang binili namin, wala nang iba. So pagbalik ko dun, guys, ang layo ng nilakad ko sa Divisoria. Layo, dapat kami sa kabilang kanto bumili. Sa layo ng nilakad ko, alam mo yun, yung parang hapong-hapo ako pagdating ko dun sa pwesto nila, ate girl. No? Parang nagulat sila na bumalik ako. Alam mo yung kita mo sa mga mata nila na nakabalik ako? Kahit pawis na pawis ako, alam mo yun, ang init ng panahon. Nakita nyo naman sa paligid, ayan, Diyos ko, trik na trik ang araw, grabe. So bumalik ako kila ate girl, no? Nagulat sila, bumalik ako. Pero hindi naman ako nag-sterical dun. Parang bumalik ako at nagtanong in a nice way. So ang sabi ko kay ate girl, sabi ko, te, pwedeng pa, ano, patingin nung listahan mo kanina, double check ko lang yung listahan na nasa akin. Wala kasing total sa akin, yan, kailangan ko yung total nung item, sabi ko pang ganon. Kasi per piece yung nilagay mo. Eh ngayon, i-sure ko lang kung tama ba yung kwenta ko, sabi ko pang ganon. Kasi wala kang total, per piece ang nilagay mo. Ang una kong nakita, eto, sa Mongol, ang nilagay niya 8 pesos. Eh, isang box ang binili namin. So, ang isang box ng Mongol ay 12 pieces. So, sa kwenta ko, no, 8 times 12, 96. So, ayun. So, ang unang kwenta ko, no,
8 times 12.96. Pero dun sa listahan ni Ate Girl, ang nakalista ron ay 100 pesos. Di okay na yon, pinanakos ko na yon. Kasi ang isang box daw ay 120 pesos. Pero binigay niya lang daw sa amin ng 100 pesos. Di yun na yung unang dense na nakita ko, no? Sumunod, sa listahan niya, so yun nga, dalawang long pad ang nakalista sa kanya, sa akin isa lang. Di yun na yung pangalawa. Yung pangatlo, sa kanya may lista na grade 4 na pad, 12 pesos, sa akin wala. So nung tinotal ko, ang total niya ay 3,242. So, nag-counter check ako kay Ate Girl. Pinakwenta ko sa kanya. Nung kinuwenta niya, 3,242 ang kinalabasan. So, ayan. 3,242. So, ang layo ng diferensya dun sa una niyong presyo na 3,992. So, ayan. So, ibig sabihin, may sukli pa na 748. So, kung ikaw ay nagmamadali, no, yung tipong wala ka ng time para pumalik mo sa presyo na yun. Pag magkataon, ang laki ng nasayang na pera, 748. So, ang pagkakamali nila, Ate Girl, no, alam naman nila sa simula na kinukuhaan ko sila, no, may video sila, pero ginawa pa rin nila to. So, ayan, hintay-hintay na lang sila. No. Malas nila yon, ipopost natin sila. So, sana mapanood nila to. Tsaka yun, sa mga kapanood nito, ingat kayo kila Ate Girl, yan, kila Kuya. So, hindi porke nasa Divisoria ka, eh, makaka-discount ka. No. Kapag ikaw ay nasa Divisoria, dalawa lang ang patutunguhan mo. Una, makaka-discount ka. Pangalawa naman, ikaw ay maluloko. Sayang lang, guys. Ah, hindi, maghahanap pa lang. Ah, dito rin ba sa inyo, Ben? Hi, Ate. Yeah.